Hi guys, welcome to my channel. Ayan guys, meron na naman akong kwento sa inyo tungkol ito sa isang dalaga na nakatira sila sa probinsya. Itong dalagang to, napakahirap lang talaga ng buhay nila. Kaya kahit cellphone guys, wala talaga sa cellphone. Kaya isang araw, naisipan niya, mangarap na sana balang araw magkaroon ako ng cellphone. Naingit kasi siya guys dahil yung mga dalaga doon halos lahat may mga cellphone kahit nasa probinsya sila. Pero siya wala talaga sa cellphone kasi talagang ano, bago sila bumili ng cellphone guys, siyempre pagkain muna, di ba? Kasi ang hirap nga ng buhay. So, isang araw, nanguha ng kahoy ito, guys, na dalaga, ng ano ba, ng yung panggagatong nila, guys, panggatong na kahoy. Nanguha ito, pumunta siya to, guys, sa, ano, sa mga kakahuyan, para manguha na yung mga kahoy na, na ano, na mga dry, yung pwede na igatong. Manguha siya ng gatong, guys, doon sa kakahuyan. E siya lang mag-isa, guys. Siya lang mag-isa. Naglalakad siya. Habang naglalakad siya, iniisip niya pa rin yung cellphone. Sana, balang araw, magkaroon din ako ng cellphone tulad nila. Ang saya siguro kapag mayroong cellphone. Kasi sila, yung kaibigan ko, lagi silang nag-YouTube, nag-Facebook. Pero ako, wala man nga ako ka-Facebook-Facebook kasi wala akong cellphone. Sana isang araw magkaroon ako. Sige, lakad niya habang nangunguha siya ng kahoy. Yun lagi nasa isip niya. Hanggang ito guys, nakakuha na siya ng mga kahoy. Na, siyempre, yung kaya niyang buhatin. So, sa madaling salita guys, tapos na siyang mga kahoy, uuwi na siya. Pauwi na itong dalaga sa kanila. Bot-bot niya yung kahoy guys. Ganun-ganun niya yung kahoy. Ganun kasi sa probinsya eh. Ang gato, buhat-buhat niya pauwi. Habang naglalakad siya, guys, itong dalaga, biglang parang may narinig siya na parang tunog ng cellphone doon sa Waydamuhan. Sa Waydamuhan, guys. Hala, parang cellphone yun, sabi niya sa isip niya. Tinignan niya ito, guys. Tinignan dyan sa Waydamuhan. Tinignan niya. Hala, pagtingin niya, guys, cellphone na. Sabi niya, ganun. Siyempre, tuwa-tuwa siya. Ay, cellphone, sabi niya, ganun. Kanino kaya ito cellphone? Dinampot niya guys yung cellphone. Siyempre, nangangarap nga siya magka-cellphone. Kaya lang iniisip niya, baka mayroong nauna sa kanyang dumaan doon, nalaglag yung cellphone. Siyempre, hindi naman niya pwedeng ayawin dahil di naman sa kanya. Pero kinuha niya pa rin, tininan niya yung cellphone. Tapos nung tininan, ang ganda-ganda ng cellphone guys, parang ano, new model, ang ganda ng cellphone. Sabi niya, naku, napakaganda naman ng cellphone na to. Ang pangarap ko lang naman, yung simpleng cellphone, pero ito, napakagandang cellphone, mukhang mamahalin yata ito. Sabi niya ganun. Pagtingin niya, guys, doon sa cellphone, nakita niya, may cover photo, yung cellphone, babae, ang ganda-ganda ng babae, doon sa cover photo, ganda ng babae. Sabi niya, wow, ang ganda naman, ito siguro yung may-ari ng cellphone. Ang ganda naman pala ng may-ari ng cellphone na to, parang ano, parang design, misdesign siya. Ang ganda naman, sabi niya gano'n. So, palingon-lingon siya guys, palingon-lingon. Hinihintay niya nga kung mayroong babalik na may-ari ng cellphone, hahanapin yung cellphone. Wala! Wala talagang naghahanap. Hinihintay niya guys, ayaw niya pa umalis. Hinihintay niya kasi baka nga may maghanap ng cellphone, ibibigay niya nga yung cellphone. Wala, ang tagal na naghintay doon guys, eh magagabayan na siya. Umuwi na lang siya, dinala niya yung cellphone. Tapos inisip niya, siguro tatawag yung may-ari ng cellphone, nasa bahay na siya. So, kapag tumawag yung may-ari ng cellphone, sasabihin niya na nandyan, dinala niya nga sa bahay. So, hinihintay niya nga ito guys na ano, na tumawag nga yung may-ari ng cellphone. Hindi naman daw tumatawag yung may-ari ng cellphone. Eh sabi niya, hala, paano ito? Siyempre, ayaw naman niya ang angkinin dahil alam niya, hindi naman niya binili yun, nakulot lang niya, iniisip niya talagang babalikan ng may-ari.
Hanggang nakatulog na lang siya, guys. Sa kakahintay ng tatawag. Wala pa rin tumatawag. Tapos, bigla daw nag-ring yung cellphone. Itulog na siya. Yung nanay niya yung nakarinig. Sabi daw yung nanay niya, "Bah! May cellphone na yata yung anak ko." Tantuwa daw yung nanay niya. "Uy, ang ganda-ganda naman ang cellphone na to. Saan kaya ito? Sino kaya nagbigay sa anak ko?" Sabi daw ng nanay. Inakita niya nga yung, ano, yung cover photo doon na babae. "As, ang ganda naman ang babae na to. Siguro siya yung nagbigay sa anak ko. Ang bait-bait naman itong babae." Sabi daw niya, "Kalain mo yun? Binigyan niya ng cellphone yung anak ko? Eh, wala naman nga naman silang kuryente. Eh, kung malulubat yung cellphone. Eh, gusto sana niyang pagkakakalkalin. Kasi nga, siyempre, excited siya dahil nga never pa silang nagka-cellphone. Eh, iniisip niya, baka malubat yung cellphone. Wala naman silang kuryente. Tinina na lang niya sa harap. Tinitina niya yung babae na naka-cover photo doon sa cellphone. Hanggang nakatulog na lang din yung nanay. Then, umabot ng ilang araw, siguro mga 3 araw, ganun, umabot. Wala pa rin tumatawag. Sabi naman ng anak, "Nay, paano yan? Parang ano, binigay na yata ito sa akin kasi di naman hanahanap ng ano, ng babae, may-ari ng cellphone, itong naka-cover photo. Hindi naman niya inaano, hindi naman niya, hindi naman siya tumatawag, hindi naman siya hinahanap yung kanyang cellphone. Siguro ano, baka hulog ng langit ito sa akin. Binibigay na talaga kasi nga, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng cellphone." Hanggang isang araw, guys, hapon, biglang nag-ring yung cellphone. Mabuti hindi pa nalulubat. Dahil nga, siyempre, bagong labas ng cellphone. Tapos mukhang mamahalin. So, yung battery hindi agad nalulubat. Ilang araw na hindi pa siya nalulubat, guys. Nag-ring ngayon yung cellphone. Ngayon, tumakbo ngayon yung dalaga kasi nandun siya sa kusina. "Nanay, doon nagre-ring na yung cellphone. Baka yung may-ari na yun." Tumakbo siya mabilis doon sa kwarto. Kinuha yung cellphone. Nung paghilo niya ng ganun, "Hello," sabi daw niya ng ganun, mayroon siya narinig na ano, na boses ng babae sa kabilang linya. Ay, sa isip niya, ito siguro yung may-ari ng cellphone. Siguro kukunin na niya yung cellphone. Sabi daw ng ganun, "Hello po," sabi ng ganun. "Hala, miya-miya daw. Ang pangit daw ng tunog ng boses. Parang nagmumulto," sabi daw. "Ibalik mo ang cellphone ko. Ibalik mo ang cellphone ko." Natakot ngayon yung babae. Yung dalaga, natakot siya. "Hala, bakit ganito yung boses nito, Nay? Bakit parang nakakatakot yung boses? Parang multo yung nandoon sa kabilang linya. Ibalik ko na yung cellphone niya." Ibinabalik ko naman nga naman yung cellphone, kaya lang hindi naman siya tumatawag, hinihintay ko nga. Tapos, biglang namatay daw, biglang hindi na daw, wala na sa kabilang linya. Miya-miya nagre-ring na naman daw, sabi na naman daw, "Paghilo na naman ng anak, hello, hello, paghilo na naman ng anak." Ganun na naman daw, naririnig niya sa kabilang linya. "Ibalik mo ang cellphone ko, ibalik mo ang cellphone ko." Natakot na yun yung dalaga. Sabi na, "Nay, ibabalik ko ito kung sa ako napulot yung cellphone. Baka yung nag-ibig sabihin nung multo. Parang multo yung ano eh, yung pusis sa kabila. Baka gusto niya yung ibalik ko doon kung sa ako nadampot." Laki na bukasan ng umaga, pedali itong dalaga. Tumakbo. Pinuntahan niya kung saan niya napulot. Binalik niya doon yung cellphone kung saan niya napulot. Ay, Diyos ko po. Pauwi niya sa bahay, namumutla siya, takot pa rin siya. Sabi niya sa nanay niya, "Nay, ayaw ko nang mangarap magka-cellphone." Sabi niya ganun. "Kasi, pag nangarap pala ako, magkakaroon nga ako ng cellphone, may-ari pala, multo." Sabi niya ganun. "Minumulto naman ako." Sabi niya ganun. "Magmula ngayon, Nay, ayaw ko nang magka-cellphone. Okay lang yun kung di ako nakakapag-Facebook. Dito na lang ako sa ano, sa ating garden. Ibuhos ko na lang yung oras ko dito sa pagka-garden natin." Ay, Diyos ko, Day. Yung ano, yung dalaga, hindi na talaga nangarap magkaroon ng cellphone kasi natakot siya. Dahil doon sa nangyari sa kanya, natrauma siya, guys. Ayun, hanggang dyan na lang yung aking kwento, guys. Sana nagustuhan ninyo. Meron pa akong mga kwento, guys.
Abangan nyo na lang, guys. Maraming salamat. Yung mga hindi pa nakakasubscribe dyan, baka naman, subscribe naman, guys. Maraming salamat. Bye-bye!